Kaibigan, sa oras na ito, purihin ng Diyos na dakila at manlalalang sa Kanyang walang hanggang kabutihan at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Pinagpapala pa rin tayo at niniligtas ng ating Panginoong Diyos sa napakaraming mga pagsubok sa buhay, mga tukso at mga kahirapan. Kaya nga't luwalhatiin pa rin natin ang Diyos sapagkat ikaw ngayon ay naririto upang subaybayan muli at pag-aralan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng programang ito, Oras ng Pag-aaral, upang pag-aralan natin ang ginuntuang salita ng Diyos na magpapatibay at magpapatatag ng iyong ugnayan sa ating Panginoong Hesus. Ang pinakatema ng ating pag-aaral ngayong trimestre pa rin ay pamagat na pangangasiwa para sa Panginoon hanggang sa siya'y dumating. Ang temang ito pinakikilala sa atin ang pamamantayan ng Diyos sa ating relasyon sa Kanya at maging malinaw na makikita natin kung papaano mapapaunlad at mas mapalalim pa ang ating pagtitiwala at pananatiling tapat sa ating Panginoong Hesus hanggang sa Kanyang ikalawang pagdating. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator ng ating pag-aaral, at alam kong marami sa inyo ang nag-aaral din ng kanilang mga leksyon gabi-gabi sa kanyang mga tahanan. At nais kong ipaabot ang pagbati sa lahat ng mga viewers natin sa buong mundo, ganun din dito sa Luzon. Ako'y napunta kailan lang sa Area 10 dito sa Central Luzon Conference at nagkaroon kami ng pagsasanay sa lahat ng mga tagapagturo ng leksyon na gagamitin nila yung mahiwagang 3H sa kanilang pagtuturo. Yung head, ano ang naintindihan mo, ang heart, ano ang mensahe sa iyo, at ang H, ano ang gagawin mo, na ito'y gagamitin nila upang mas maayos ang kanilang pag-aaral ng ating leksyon. At ako'y nagpapasalamat din at binabati lahat ng mga kaibigan at mga kapatid na nagsusulat, nagbibigay ng kanyang mga reflections at comments dito sa comment section ng ating pag-aaral. Kaya kaibigan, pa rin nais kong magkaroon ka nito, kopya nito, para magiging alive at vibrant ang iyong pag-aaral bilang isang Kristiyano. Makipag-ugnayan ka lamang sa amin dito sa NPUC o sa malapit na Seventh-day Adventist Church kung nais mong magkaroon nito ng kopya, kaibigan. Bukod dito, mayroon pa rin tayong downloadable outline na pwede mong gamitin sa iyong pagtuturo ng leksyon sa iyong care group class discussion. Makikita mo lang dyan sa description, kaibigan. Sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral, kasama ko pa rin dito sa ating studio ang mga budihing pastor na gagamitin ng ating Panginoong Diyos. Ang una dito ay ang si Pastor Laude Mergatos. Siyang stewardship director ng ating Central Luzon Conference. Kumusta kayo, Pastor Laude? Mabuti naman, Pastor Ray, sa tulong ng ating Panginoon, sa kanyang biyaya na patuloy na aking nararanasan. Amen. Maligayang panunod po para sa ating pong mga kapatid at mga kaibigan na sumusubaybay po ng programa ng Oras ng Pag-aaral. At bago po tayo pumalawot, nais ko munang bumati sa ating pong mga nanunood at sumusubaybay ng programang ito. Binabati ko nga po ang Pathfinder Club ng Porac District na pinapangasiwaan po ni Pastor Joel Malyari. Ito po ay sa probinsya po ng Pampanga. Binabati ko din po ang ating masugid na taga-subaybay, si Pastor Erwin Pajares. Ito po ay nasa Ibayong Dagat sa California, United States of America, na ngayon ay naglilingkod bilang chaplain. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Purihin ng Diyos, Pastor Laude. Ang susunod na kasama natin dito sa studio ay ang butihing pastor natin, ang stewardship director dito sa North Philippine Conference, si Pastor Jerry Stabilio. Kumusta kayo, Pastor Jerry? Mabuti, Pastor Ray. Ako'y nagpapasalamat muli na magkakasama na naman tayong tatlo na magtatalakay ng ating pong pag-aaral ng leksyon ngayon po sa Oras ng Pag-aaral. Kami po ay bumabati sa inyong lahat ng mga taga-subaybay. At nais ko rin pong batiin ang ating pong mga kapatid sa Bustos, sa Bintog Church pala. Sa Bintog Church, ang ating pong mga leaders doon, ang pamilya po ni Brother Moses Cardona at ni Sister Nilda.
ang kanilang buong pamilya ay sumusubaybay sa atin, Pastor Ray. Nakausap ko sila at natutuwa sila at pinagpapala sila sa atin. Amen. Ginagawang pag-aaral. Pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong panunood sa atin pong oras ng pag-aaral. Sa ating pagpatuloy ng ating pag-aaral, nais kitang anyahan sa maikling panalangin. O Diyos, ama naming banal na binubukalan ng buhay at buhay na walang hanggan. Narito ang bawat isa sa amin upang pag-aralan namin ang inyong salita na nagbibigay sigla sa aming buhay, nagbibigay sa amin ang hamon na patuloy kaming maging matapat sa inyo. Pagpalain ang aming pag-aaral na nawa ang ministeryo ng Banal na Espiritu ang aming maramdaman at magkaroon kami ng karunungan ng langit upang sa ganon ang lahat ng mga naintindihan namin ay magbigay ng kapanatagan at may kasabuhay ng bawat isa. Amen. Patawarin kami, Panginoong Diyos, sa aming kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Ang pamagat ng ating panglabing isang paksa ay pangangasiwa sa panahon ng kahirapan. At ang talatang sauluhin ay matatagpuan sa Awit 50:14-15. Ito ang sinasabi, mag-alay sa Diyos ng pasasalamat na alay at tuparin mo ang iyong panata sa kataas-taasan at tumawag ka sa akin sa panahon ng kabagabagan. Ililigtas kita at luwalhatiin mo ako. Pastor Lodi, alam kong nakahanda ka na may bahagi sa atin ang kabuuan ng ating leksyon. Take it away. Sa pagpapatuloy po ng ating tema ngayong sandaling ito, ay muli po natin titignan ang buod ng ating pong leksyon. Una po, ang paghahanap sa kaharian ng Diyos, ang siyang pinaka-importanting sangkap ng pagiging Kristiyano. Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na manlalalang at tagapag-ingat ng lahat ng bagay. At ito ang nakasaad sa aklat ng Genesis 2, ang talatay 7 at mga awit 119 verse 91. Siya ang dakilang pastol, awit 23, at tumutulong sa atin sa panahon na maligalig ang buhay. At kung kaya nga't napakahalaga na nagtitiwala tayo sa Diyos higit kaysa tao. Sa banal na kasulatan ay meron pong lingkod ang ating Panginoon. At ito ay si Jehoshaphat na nagtiwala sa Diyos, gayon din ang mga propeta sa gitna ng krisis na kinaharap ng bansa. Ang nalabing bayan ng Diyos kung ngayon o kung gayon ay marapat lamang na gumawa ng desisyon na magtiwala rin sa kapangyarihan ng Diyos sa gitna po ng krisis. Ang gayong pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos ay itinataas ang antas ng level ng spiritual na seguridad at kasaganaan ng iglesia. Sa kabilang banda, mga kapatid, nakita din natin sa buhay ni David ay humanap ng seguridad mula sa lakas ng kanyang mga tao para may pamalas ang kanilang lakas militar. Subalit, ito ay nagdulot ng hindi magandang resulta. Kaya mapapansin po ninyo na dalawang klase ng mga tao sa banal na kasulatan. Si Jehoshaphat at si David, ang isa'y nagtiwala, ang isa'y hindi. Ang Biblia ay nagtuturo na kaakibat ng pagtitiwala sa Diyos ay kinakailangan tayo ay maging maingat. At inihikayat din tayo na huwag magmalaki, maging mapagpigil, at higit sa lahat, hindi naghahanap ng atensyon ng ibang mga tao. Ang paglalaan para sa material na bagay ay maaring magbigay sa atin ng kabalisahan at maaring matabunan ang higit na kaligayahan na maaari nating matamasa sa buhay na ito. Kung kaya nga't ang ganitong estado, mga kapatid, ay naglalagay sa atin sa maaring pagkawala ng ating pananalig sa Diyos. Dahil dito, ang ating sarili laban sa pag-uukol ng panahon at pagtitiwala sa kayamanan kaysa sa Diyos, at dagdag pa rito, ang pera ay maaring mawala ang halaga kahit anumang oras. Dahil sa pananaw ng Biblia, ito ay mapupugnaw sa apoy, kasama ang mga gawa ng laman, nasa ng mata, at maraming mga gawa ng sanlibutan. Mga kapatid, ang pagiging tapat sa ikapot handog ay
isa sa maraming paraan ng pagbabalik ng katapatan sa Diyos na siyang karampatan nating gawain sa ating buong buhay. At sa ganitong pananaw ay makikita natin ang higit na pag-iimpok sa mga bagay na nasa langit upang paghandaan ng malaking kapighatian. Bagamat ito ay tiyak na darating sa bayan ng Diyos, tayo ay tinatawagan na maging tapat sa Diyos hanggang kawakasan. Gusto ko hong magbigay ng ilang punto sa pagbibigay ng buod ng ating paksa. Una ay nais kong idiin ang pagtitiwala sa Diyos ay pinaghahandaan araw-araw. Sapagkat simula nang pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, ang buhay ng tao palaging may banta ng mga tinik at dawagan, pangaapi, kalungkutan, paghihinagpis. Ngunit mga kapatid, sa kabila ng lahat ng ito ay kailangan nating magtiwala sa Diyos at humayo na may pananampalataya. Pinagtitibay ang ating sarili sa masigit na pagsubok na darating sa atin. Ang buhay na nakadepende sa katapatan sa Diyos, maging sa maliliit na pagsubok, ay isang paghahanda para sa masigit na pagsubok na darating. Ganito ang wika sa Lucas. Ang kapitulo po ay 16, ang talata po ay Diyos. Ganito ang wika. Ang matapat sa kakaunti ay matapat din sa marami. Ang hindi matuwid sa kakaunti ay hindi rin matuwid sa marami. Kaya't ngayon ang panahon na dapat natin iukol ang ating mga handog ng pasasalamat sa Diyos. Tuparin ang mga pangako sa Diyos dahil siya mismo ang nangako na tutugunin niya at ililigtas tayo sa mga araw ng kapighatian. Sa Biblia ay merong binabanggit na salitang tribulation o sa salitang Tagalog ay kapighatian. Ito po ay sa wikang Hebreo ay nangangahulugang mahigpit. Sa konteksto ng kaguluhan, kahirapan at kabalisahan na maaaring makaapekto sa mayaman at mahirap, sa tapat at hindi tapat. Subalit mayroon tayong kapanatagan na sa ating pagsubok, ang Diyos ay magbibigay ng aliw at tugon sa ating mga petisyon, sang-ayon po yan sa kanyang mga banal na kalooban. Sa ikalawang puntos na nais kong idiin, na tayo ay dapat manatiling tapat maging sa kaguluhan ng kayamanan. Ano pong ibig sabihin? Ang usaping pananalapi ay minsan ay nagbibigay sa atin ng kakulangan. Una sa kakulangan sa pagtulog, naghihikayat sa pagnanakaw, nagbibigay ng maling kaibigan, nagbibigay daan sa pagiging ganid, at higit sa lahat, ginagawa tayong mayabang. Kaya minsan pa, nagdadala ito sa pagkalugi na maaring maging pasakit sa ating buhay. Kaya't maging pantas at palaging tandaan na mas mainam ang magkaroon ng kakaunti sa Panginoon kumpara sa maraming kaguluhan. Sa Biblia, muli natin babalikan si Josaphat, ay maraming kayamanan at sandatahang lakas. Subalit ito ay walang laban kumpara sa krisis ng napaparating. Kaya nga't ang krisis ay mas higit kaysa sa kalakasan ng bansa. Subalit po si Josaphat ay tumiwala sa Panginoon at sa propeta. Kaya naman ang kanyang katapatan ay naging dakilang patutuo sa pagliligtas ng Diyos. Ang ganitong kwento ay isang leksyon lalo na sa ating iglesia, ang Iglesia Adventista del Septimo Dia, na dapat magtiwala sa Panginoon at sa propeta sa panahon ng kaguluhan. Ito po kasi ay may malaking kaibahan sa naging kwento ni David na hindi na dapat nating tularan o sundang gawin sa naging karanasan ni Haring David. Una siya ay tumiwala sa kanyang sariling lakas. At pagkatapos, inalis ang kapangyarihan ng Diyos sa kabila ng mga naggawa nito sa kanyang buhay sa nakalipas na panahon. Kaya nga't siya po'y nagkasala sa magitan ng pagtitiwala sa kanyang mga sandatahang lakas na hindi man lang kumonsulta sa propeta ng
mga kapatid ko, sa buhay ay maaring gayon din. Maaring hindi na natin kailangan ang saway ng propeta at karunungan mula sa Diyos dahil sa ating narating. Kaya nga't ang ibubunga nito sa huli, walang pagtatagumpay ng naging buhay ni David na walang naging tagumpay at nahikayat pa ang maraming tao na magkasala laban sa Diyos. Mm-hmm. Sa kaisipan ng mga Hebreyo, ang Diyos ang siyang may control sa lahat ng bagay. Mm-hmm. Lahat ay mangyayari lamang kung mayroong pahintulot ang Diyos na hindi inaalisan ng kakayahang pumili at gumawa ng bawat individual. At kung titignan po natin ang talino, kapangyarihan, katanyagan, panlabas na kagandahan at posisyon ng impluwensya, kung walang pagkatakot sa Diyos, ay maaring magdala ng negatibong resulta kagaya ng mga yaong nakaranas ng kayamanan na nawalan ng saysay dahilan sa ang basbas ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating pahalagaan ang karunungan mula sa Diyos, higit sa mga material na kaloob. Ikatlong puntos na gusto kong idiin sa atin, mga kapatid, ay katapatan sa kahirapan ng buhay. Dahil po sa mundong ito ay hindi natin maitatatwa na tayo ay napapabilang sa mga hirap at mga pag-uusig at pagwawalang bahala at nilalamangan o paglalamang, at kaya tayong mga Kristiyano ay tinatawagang maging pantas sa pananalangin at sa pagbabalanse. Sapagkat ang Diyos ay Panginoon ng mga mayaman, gayon din ng mga mahihirap. Ayaw ng Diyos na sinasantabi natin ang mahihirap, sapagkat ito ang dahilan kung bakit siya naparito bilang Diyos, anak na ipinanganak sa mahirap na pamilya upang makasama sa mga mahihirap. Mm. Kung kaya nga't bagamat hindi pinapaboran ng Diyos ang mayaman, subalit kanyang inaasahan na ang kanyang mga anak ay magiging tapat, nakatiwala sa mga bagay na kanyang ipinagkakaloob. Tandaan po natin na ang dahilan ng pagkatapat sa Diyos ay dahil siya ang manlalalang ng langit at ng lupa. Sa ganito ring dahilan kung bakit ipinakilala ito ni Melchizedek bago tanggapin ang ikapo ni Abraham, at naging motibo rin ni Abraham ng kanyang pagtanggi sa kayamanan ng kasamaan ng Sodoma. Ang huling pagdidiin na nais ko hong dalhin sa inyo ay kailangan nating paghandaan ang katapatan sa Diyos sa mga huling araw. Ang wika ng Biblia na sa mga huling araw, ang mga tao'y magiging maibigin sa salapi, at kailangan natin tanggihan ang impluwensya nito sa ating buhay. Mm-hmm. Yan ay nakatala sa 2 Timoteo Kapitulo 3, ang talatay 1 hanggang 5. Sapagkat ang pag-iimbot ay isang uri ng pagkaroon ng Diyos Diyosan, sa Efeso 5:5. At ganun din sa aklat ng Apokalipsis ay mayroong babala sa atin na ang pagkakaroon ng Diyos Diyosan ay aalisan ng karapatan sa banal na syudad. Kaya't kinakailangan, mga kapatid at mga kaibigan, tayo'y tapat sa lahat ng bagay habang tayo ay may natitira pang hininga. Ang palagi ang komunikasyon sa Diyos at pamumuhay ng may kasimplihan ang siyang dapat tiyakin na gawin, sapagkat siya nating nalalaman kung kailan ang pagparito ng ating Panginoon. Kaya nga, sa mga pagkatapos po nitong buod na ito, ang sabi po ni Ellen G. White sa Stewardship page 60, o Councils on Stewardship page 60, "The work of God is to become more extensive. And if His people follow His counsel, there will not be much means in their possession to be consumed in the final conflagration. All will have laid up their treasure where the moth and rust cannot corrupt, and the heart will not have a cord to bind it to earth." Wow, maraming salamat, Pastor Laudy, na ang kabuuan ng ating leksyon ay napakahalaga na malalaman natin ang paghahanda sa patuloy na pagtitiwala at pagiging katapat o tapat sa ating Panginoong Yesus. Mga ngasiwa, sa panahon ng kahirapan,
kailangan nating suriin kung sino ang mga ngasiwa sa ating buhay sa panahon ng kahirapan. Ganon din sa panahon ng kabagabagan o kaya panahon ng maraming mga pag-aari na ating mga tinatangkilik. Kaya mahalaga ito kung sino ang nangangasiwa sa ating buhay. Kung saan nakalaan ang ating puso. Ingatan natin sapagkat sinasabi ng Banal na Kalusugatan na kung nasaan ang iyong kayamanan ay naroon din ang iyong puso. Kaya mag-ingat tayo. Paano yon? Sapagkat ganito mga kapatid, kung ikaw ay naglaan ng 1,000 sa isang kumpanya, ay bali, konti lang yun. Pero kung 1,000,000 ang nilaan mo sa isang kumpanya, ay naroon ang iyong puso, ang iyong isip. Lahat ng panahon ay naroon sapagkat mahalagang mahalaga yung 1,000,000 kaysa yung 1,000. Kaya mag-ingat tayo kung alin ang mas matimbang, mga minamahal kong makapatid, yung mga bagay na ito na ating tinatangkilik o yung pagtitiwala at pagiging tapat sa ating Panginoong Diyos kung sino ang nangangasiwa sa atin, yung ating mga kahiyamanan o kahirapan o kaya yung ating Panginoong Jesus na nangangasiwa sa ating buhay. Alam ko, Pastor Jerry, nakahanda ka na sa ating 3 punto. Okay. Take it away, Pastor Jerry. Salamat, Pastor Ray, at salamat din sa ating kasama si Pastor Laudy na binigyan ng mahalagang puntos ang ating pag-aaral sa ating leksyon ngayon. Namamahala para sa Panginoon hanggang siya ay dumating. Tayo po ay nasa 11th leksyon ng ating lesson quarterly at ang paksa nga po natin ay managing in tough times, pangangasiwa sa panahon ng kahirapan. Bilang mga Seventh-day Adventist na mga Kristiyano, hindi po lihim sa atin ang katotohanan na ang pagbabalik ni Jesus ay malapit na po. Amen. At ito ay isang inaasahan nating sinasabing mapalad na pag-asa ayon po sa sinasabi ni Apostol Pablo sa Tito 2:13. Ang sabi po doon, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa sa pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ang aklat po ng propesiya sa Daniel at Apokalipsis ay naghahayag na malinaw na ang ating pong mga darating na panahon ay magiging mahirap po sa tao dito po sa lupa, sa huling kapanahunan, bago po dumating ang ating Panginoon sa ikalawa niyang pagbabalik. At higit na magiging mahirap ang buhay natin dito sa lupa para sa mga tapat na anak ng Diyos sa huling panahon. Dahil sa pag-uusig sa ating pagtatapat sa Diyos, sa ating pananampalataya sa Kanya. Lalo na't ang usapan po sa mga panahong ito ng mga troubles ay ang ating pong pang-araw-araw na kabuhayan. Ang mga kaganapan po sa huling kapanahunan ay puno ng kaguluhan, mga digmaan, pagdanak ng dugo, krimen, immoralidad, mga natural disasters, pandemic, economic uncertainty, private and government corruptions, at marami pa pong iba na mga troubles na darating dito sa lupa. Dito po sa konteksto na ito na mahirap na panahon, ay dinadala po tayo ng ating pag-aaral sa linggong ito sa mga paraan ng pamamahala sa panahon na mahirap ang sitwasyon ng ating buhay. Ang tanong po ay paano tayo mamamahala sa mga pag-aari ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin sa pagharap natin sa huling kapanahunan? Ano ang magiging pinakamahusay na ating diskarte sa buhay upang mabuhay sa mundong umiikot na tayo po ay walang kontrol? Dapat bang ilagay ang ating isipan sa survival mode na isipin muna natin ang tungkol sa ating kabuhayan? Alam po ninyo may ilang mga biblical principle na ibinigay sa ating list, sa ating lesson na magiging hakbang natin sa pagharap sa mahirap na panahon tungkol sa pamamahala ng mga resources natin dito sa lupa na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ang ilan sa mga prinsipyo, Pastor Ray, Pastor Laudy, ay ating pong ihahanay sa 3 hanggang 4 na letter S. Oh, yeah. Ang principle number 1 ay seeking God first, o putting
God first in tough times. Sa panahon na mahirap ang sitwasyon ng ating buhay, ay pag-aralan po natin at piliing ilagay ang Diyos sa una. Hanapin ang Diyos sa ating buhay. Noong ang ating Panginoong Jesus ay nagmi-ministeryo dito sa lupa, ang mga tao po ay nahihirapan sa issue ng pananamit, tirahan, pagkain, kawalan ng katiyakan sa buhay, na kagaya rin po ng ating nararanasan po ngayon. Subalit sinabi po ni Jesus upang patibayin ang pananampalataya ng mga nakikinig sa Kanya at ng pananampalataya po natin, winika niya na nalalaman ng Diyos Ama sa langit na kailangan natin ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya Kanya pong sinabi sa sumunod na talata ng Mateo 6:33, datapwat hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito'y paawang idadagdag sa inyo. Mga minamahal, yan ho ay mga salitang nagpapatibay ng ating pananampalataya na sa panahon ng mahirap ang ating sitwasyon, piliin nating hanapin muna ang Diyos. Ilagay natin siya sa una. Pero ito po hindi madali sa totoong buhay. Mas madali po ito kung ito po'y ating sinasabi. Ang ilagay sa ang Diyos sa una ay napakadaling sabihin, Pastor Ray at Pastor Laudy. Pero ito ay isang malaking hamon sa mga pagsasakabuhayan ng marami po sa atin. Kung tayo na po mismo ang humaharap sa issue ng araw-araw na pangangailangan ng ating pamilya at ng ating sambahayan, tulad ng marami sa atin, tayo po ay madalas na nahuhulog sa kabaligtaran ng karanasan na nalalagay ang Diyos sa huli at ang paghahanap ng pangangailangan ng ating pamilya ang nahuhuna. Nahuhuli na ang Diyos. At bilang resulta nito, nauwi po tayo sa lubhang pagkalugmok sa pagkabalisa at labis na pag-aalala at nakapapagod at stressful na cycle ng ating buhay. Parang paikot-ikot lang at nakapapagod ang sitwasyon natin. Iminumungkay sa ating lesson na ating pinag-aaralan sa loob ng sanlinggo, natularan daw po natin si King Jehoshaphat na hari ng Juda na natala po ang salaysay sa 2 Chronicles o pangalawang kronika, ang kapitulo po ay 21 hanggang 22. Nang maharap po si King Jehoshaphat sa malaking banta ng pagsalakay ng pinagsamnib na nalakas ng mga Moabita at mga Amunita, ay natakot po siya sa pagsalakay ng banta at pagwasak at pagsamsam na naharap niya. Natural po na si King Jehoshaphat, ayon po sa Biblia, ay natakot po siya. Ang pakiramdam po niya ay napuno ng takot. Subalit mayroon po siyang ginawa, Pastor Laudy. No? Ano ang kanyang ginawa? Nakasulat po doon sa pangalawang Kornika 20:3-4. Pakibasa nga, Pastor Laudy. At ang wika, at si Jehoshaphat ay natakot at tumalagang hanapin ang Panginoon, at siya'y nagtanyag ng ayuno sa buong Huda. At ang Huda'y nagpipisan upang huminging tulong sa Panginoon. Sa makatuwid bagay mula sa lahat na bayan ng Huda, ay nagsiparoon upang hanapin ang Panginoon. Amen. So mapapansin natin dito na kapag ka talaga nahaharap po tayo sa panahon na mahirap ang sitwasyon, natural po talagang nakakaramdam tayo ng takot, Pastor Ray. Natural yan. At sa kabila ng nakaramdam ng takot si Jehoshaphat, ang tala po dito ay sinabi na pinili ni Jehoshaphat na ilagay ang Diyos sa una. Ginawa niyang hanapin ang Diyos muna. Okay, ang sabi ito na sa paghanap ng Panginoon muna, kasama ng buo niyang pamilya at ang buong Israel. Tinipon ni Jehoshaphat ang lahat sa bulwaga ng Panginoon, doon sa templo ng ating Panginoon, sila'y nanalangin, nag-ayuno, at nagpuri sa Diyos. Pagkatapos po ay nagsugo ang Diyos ng kanyang propeta. At ang propeta po ng panahong ito ay nangangahulugan ng nagbigay ng pagpapalakas ng loob mula sa salita ng Panginoon. Paano nagkaroon ng magandang pananalita mula sa Panginoon ang propetang isinugo? Dahil po lumapit sila sa Panginoon. Pangalawang Kronika 20:15, ang mga talata po ay 15, 17, 20 at 22. Pakibasa nga uli natin. At kanyang sinabi, makinig kayo buong Huda at mga mayayaman ng Jerusalem.
at Haring Jehoshaphat. Ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong matakot at huwag kayong manghinaan ang loob sa napakaraming taong ito, sapagkat ang pakikipaglaban na hindi sa inyo kundi sa Diyos. Amen. Bukas ay harapin ninyo sila. Sila'y aahon at unahin ng sis inyong matatagpuan sila sa dulo ng libis, sa silangan ng ilan ng Jeruel. Hindi ninyo kailangang lumaban sa digmaang ito. Manatili kayo sa inyong pwesto. Tumayo kayong panatag at tingnan ninyo ang pagtatagumpay ng Panginoon alang-alang sa inyo, O Juda at Jerusalem. Huwag kayong matakot o panghinaan ng loob. Bukas ay harapin ninyo sila sapagkat ang Panginoon ay sasama sa inyo. Amen. Pagpatuloy natin, Pastor Labis, sa talatang 20 hanggang 22. At sila'y nagsibangon maaga sa kinamagahan at nagsilabas sa ilan ng Tekoa. At habang sila'y nagsisilabas, si Jehoshaphat ay tumayo at nagsabi, Dinggin ninyo ako, O Juda, at inyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta. Sa gayoy giginhawa kayo. At nang siya'y makakuhang payo sa bayan, kanyang inihalal sa kanila ang magsisiawit sa Panginoon at magsisipuri sa ganda ng kabanalan habang sila'y nagsisilabas na nagpapauna sa hukbo at magsisipagsabi, Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. At nang sila'y magpasimulang magsiawit at magsipuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga bakay laban sa mga anak ni Amon, si Moab at ang sabundok ng Seir, na nagsiparoon laban sa Juda at sila'y nangasugatan. Amen. Ang ganda ho ng storya, Pastor Ray, Pastor Laudy, di ba? So, ibinibigay sa atin dito ang idea na kung tayo'y nahaharap sa matinding mga paghihirap sa sitwasyon, lalo tayong magkaroon ng prinsipyo na seek God first. Tulad po ni Jehoshaphat, ginawa po ni King Jehoshaphat ang pagharap sa kanyang takot sa banta ng mahigpit na pangangailangan at mahirap na mga panahon, pinili po niya na hanapin ang Panginoon. At sana po, piliin din po sana natin sa panahon na tayo po ay natatakot at naharap sa banta ng mga hirap ng buhay, hanapin din po sana natin ang Diyos. Sa pamamagitan po ng panalangin, pag-aayuno, at sa mga paniniwala sa kanyang mga propeta. Kasama ng ating buong pamilya, ng ating mga simbahan, at ng ating mga pamunuan sa simbahan, manalig sa Panginoon, ang Panginoon ay makikipaglaban sa ating mga labanan. Amen. So, ang unang prinsipyo na letter S ay seeking God first. Putting God first in tough times. Ang kasunod po na prinsipyo na pagharap sa mahirap na panahon, yung mga ina-anticipate nating tough times, troubled times, ay number two, simplify our lifestyle and set our priorities in the light of Jesus' second coming. Pasimplihin daw po natin ang buhay at itakda ang tamang prioridad sa liwanag ng pagparito ng ating Panginoong Jesus. Amen. Alam po natin na ipinahihiwatig ng mga hula sa Biblia na ngayon na po ang panahon para pasimplihin ang ating mga buhay, yung mga lifestyle sa liwanag po ng pagtatapos ng sanlibutan na ating pong ginagalawan. Sinabi po ni Propeta Daniel na magkakaroon ng panahon ng kaguluhan sa huling panahon sa Daniel chapter 12 verse 1. Ang sabi po dito sa Daniel chapter 12 verse 1, mga kapatid, sa panahong iyon ay tatayo si Miguel ang dakilang pinuno na tagapag-ingat ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kaguluhan na hindi pa nangyari na kailanman mula ng panahon ng bansa hanggang sa panahong iyon. Ngunit sa panahong iyon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na ang pangalan na ay matatagpuang nakasulat sa aklat. Ito po ay sinabi rin sa Apokalipsis 13:16-17 na sa lalong madaling panahon, ang mga tapat na mga mananampalataya ay hindi na makagagawa na gumana o gumalaw na sa lipunan dahil sa hindi na sila makabibili at makapagbebenta. Apokalipsis 13:16-17, isang mahirap na panahon. Pastor Laudy, pakibasa nga. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha,
At ang mga laya at ang mga lipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Amen. So maliwanag po dito na ang sinabi po doon ay hindi makapagbibili at hindi makabibili sa panahon na mahirap ang panahon. The very troubled and tough times in our life. Ano pong ibig sabihin nito sa pagiging katiwala nating Panginoon? Na sa huling panahon po na troubled times, mahirap na panahon, ang una pong ibig sabihin nito ay hihigpitan ng kaaway ng labis ang kanyang pagkilos to the point na kanyang paparilisahin ang ating mga pinagkukunan ng ating pangaraw-araw na pangangailangan upang tayo'y gumibap sa ating pananampalataya. Ikalawa, hindi na tayo makagagalaw ng salipunan na kagaya po ng dati ng ating paggalaw. Kaya po sa mga panahong katulad nito na mahirap na panahon, hinihimok na tayo po ay tumayong tapat pa rin sa ayon sa inaasahan ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga katiwala. Alam po niyo sa aklat ng pangalawang Pedro, Kapitulo 3, 10 hanggang 12, ay binanggit po doon na ang lahat ng mga material na mga bagay dito sa lupang ito ay lubusang malulusaw o mapupugnaw. Atin niyang basahin ang mangyayari sa huling panahon sa pangalawang Pedro 3:10 hanggang 12. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho, kasabay ng malakas na ingay at mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Ano ngang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos na hihinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan ay nagliliyab, ay matutupok, at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. May lulusaw, matutunaw ang lahat ng mga sangkap. Elements in this world will be consumed. Ano po ang wika? Dahil po sa ganitong mga pananaw na sinasabi po ni Apostol Pedro, ang sabi po niya, yamang lahat ng mga bagay na materials na kayamanan ay matutunaw na lahat. Ano ngang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay. Kaya ang tawag doon ay pasimplihin ang ating mga paraan ng pamumuhay. Paano natin dapat gugulin ang lahat ng mga material na bagay habang nasa ating mga kamay pa at pagkontrol ang mga ito? Habang may panahon pa tayo na kailangan nating mangako sa Panginoon, pangako natin sa Panginoon na lumayo tayo sa utang at itakda ang ating mga pagmamahal sa mga bagay sa itaas sa langit. Gamitin ang ating mga ari-arian sa pagsasabi sa ibang tao kung ano ang mga magagandang inihanda ng Diyos sa kanila at para din sa atin. Nais kong basahin ang counsel ni Sister White sa aklat po ng Counsels and Stewardship, page 59. Sa Tagalog po ang sabi, ito ang panahon ngayon para bawasan ng ating kapatiran ang kanilang mga ari-arian sa halip na paramihin ang mga ito. Tayo ay halos lilipat na sa isang mas mabuting bansa. Iyon ay sa langit na. Kung ganoon, hindi na tayo dapat na mga naninirahan sa lupa na mabuhay na parang taga rito, kundi hanggat maaari, siksikin ang mga bagay tulad ng isang kompas. Ilagay natin daw po sa tamang direksyon ang ating buhay habang tayo ay naninirahan dito. So in line with this biblical and SOP counsel, dapat na ilagay natin ayon sa inaasahang mahirap na panahon ang principle na mga ito. Tulad din po ng principle number 3, set our priorities according to God's plans in anticipation of the troubled times coming on earth that are beyond our control. So set our priorities according to God's plans. Principle number 3. Ang principle number 4 po ay dapat na ilagay sa panahon na mahirap ang ating buhay sa ating pong Panginoon. Ang sabi po dito sa principle number 4, strengthen our faith in God in tough times. Okay. Palakasin natin ang ating pananampalataya sa Panginoon sa panahon na mahirap ang ating buhay. In troubled times, trusting in God. Sa ilalim po ng prinsipyong ito, ang ating halimbawa po ay si Jonathan, na anak po ni Haring Saul,
habang mas marami ang bilang ng kanyang kalaban ay lumaban siya at siya po ay nanalo. Nanalo po si Jonathan sa ilalim ng pananalig na ang Diyos ay makapagliligtas sa kakaunti gaya ng marami. Mm-hmm. Basahin natin ang kanyang habilin o kanyang sinabi sa kanyang tagahawak ng sandata sa 1 Samuel 14:6. Ang ganda ang kanyang sinabi diyan. Tingnan natin. Sinabi ni Jonathan sa kabataang tagadala ng kanyang sandata, "Halika at tayo ay dumaan sa himpilan ng mga hindi tuling ito. Marahil ang Panginoon ay tutulong sa atin sapagkat walang makakahadlang sa Panginoon na magligtas sa pamamagitan ng marami o ng kaunti." Ganda, no? So, ang pananampalataya ni Jonathan, hindi tayo pababayaan ng Diyos sa panahon na tayo po'y dumadaan sa ganitong mga katulad na nakatatakot. Ang Diyos ay kaya magligtas sa marami man o sa kakaunti. Pero sa kabaligtaran, sinabi rin po ng ating pong pastor kanina, si Pastor Laudy, iba rin man po ang ginawa ni King David. Ang kanyang matalik na kaibigan na si Jonathan ay gumawa ng pagtitiwala sa Panginoon. Pero si King David sa unang Kronika 21:1-14, ang matalik na kaibigan ni Jonathan ay sa ilang punto ay nabigo na magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Na siya ho ay nahulog sa tukso ni Satanas na suriin kung gaano siya kalakas. At ang resulta po ay nakapipinsala sa buong bayan. Tama. So natukso po siya na bilangin ang puwersa niya. Babasahin kung mababasa niyo po doon, si Satanas ay tumayo laban sa Israel at inudyukan si David. Sabi po doon, nabilangin ang sambahayan ng Israel. At natukso siya. Binilang niya ang kanyang sandatahang lakas, ang kanyang puwersa, at siya po ay nagtiwala sa kanyang sariling sa Diyos lakas. Nahulog siya sa tukso ng pagtitiwala sa kanyang sariling lakas, sa kanyang dami, sa kanyang naipong resources, na ang resulta po ay nagkaroon po ng kabiguan, nagkaroon po ng malaking trouble sa kanyang sambahayan. So tough and troubled times would surely come to us sooner, mga kapatid. Ang tanong sa atin po ay, saan tayo nagtitiwala? Nagtitiwala ba tayo sa Diyos o nagtitiwala tayo ng higit sa ating pong sarili? Natutukso po tayong ilagay ang ating tiwala at ilagak ang tiwala sa gobyerno, sa isang pinuno ng politika, sa ating mga bank accounts, sa mga trabaho na mas malaki ang sahod o sweldo, o kaya po ay mataas na mga investments, doon tayo nagtitiwala. Sa panahon po na mahirap, ang ating buhay makatutulong sa atin na ilagak natin ang ating tiwala sa Panginoon, at higit na ito'y ating maunawaan kung ipapractice natin ang tithes and offerings. Sa panahon na mahirap ang panahon, ay nag-i-improve ang ating pagtitiwala sa Diyos tuwing tayo ay nagbabalik ng tithes and offerings. Sinabi po ng Deuteronomy 14:22-23 na ang pagbabalik po ng tithes and offerings ay isang paraan ng Diyos para mag-increase ang ating pagtitiwala sa Kanya. Ang sabi po doon sa Deuteronomy 14:22-23, ang layunin ng Diyos sa pagbibigay ng pagbabalik ng tithes, Pastor Laudy? Ito ngang pagsasampuing bahagi ang lahat na bunga ng iyong binhi na nanggagaling taon-taon sa inyong bukid at iyong kakanin sa harap ng Panginoon mong Diyos sa dakong kanyang pipiliin na patatahanan sa kanyang pangalan ay kasampung bahagi ng iyong trigo, ng iyong alak at ng iyong langis at ang mga panganay sa iyong bakahan at sa iyong kawan upang mag-aral kang matakot sa Panginoon mong Diyos na palagi. Iyon ang layunin ng Diyos. Kaya pala tayo, sa panahon na mahirap din ang panahon, ay tinuturuan tayong magbalik ng tithes at magbigay ng offerings upang ano daw? Lagi tayong matutong matakot sa Panginoong Diyos at magtiwala sa Kanya. Nakapag-develop ng faith sa Panginoon ang pagta-tithes and offerings at pagbibigay po ng mga porsyentuhang handog. Ito po ay makatutulong na sa panahon na ang ating panahon na ay mahirap ang ating buhay, mag-improve ang ating pananampalataya sa Diyos. So, Pastor Ray, ang apat na S na prinsipyo na ating natutunan sa pamamahala sa panahon ng kahirapan ay una, principle number one, seeking God first in times of troubles or tough times. Number two, pre-simplify our lifestyle in the light of the second coming of Jesus. Principle number three, set our priorities in accordance to God's plans. And number four, principle number four, strengthen our faith in God. Trust in God in the practice of systematic benevolence in returning the tithes and the giving
of offerings. Ito ang apat na letter S sa panahon na mahirap ang ating pong pagiging katiwala. Wow, napakaganda, Pastor Jerry. Ito yung nagbibigay sa atin ng hamon na ang bawat isa sa atin ay susunod dun sa apat na prinsipyo. Upang ang apat na prinsipyong ito ay sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ang Ministeryo ng Banal na Espiritu, ay ang apat na S na ito ang mga ngasiwa sa ating buhay. Amen. Sapagkat alam natin na malapit na ang darating ng Panginoong Jesus na sinabi mo kanina na paghahandaan natin. Sabi mo, Pastor Laudy, ay kailangang magtiwala ng lubusan sa ating Panginoong Diyos at maging tapat sa Kanya. Kung hindi natin gagawin ito, ay iba ang mga ngasiwa sa ating buhay. May mga kabagabagan, may mga takot na mangyayari sa atin sapagkat hindi nakaangkla yung ating sarili, ang ating isipan o damdamin, ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus kung darating ang mga kabagabagan, kung hindi nakaangkla sa ating Panginoong Diyos. Kaya mahalaga ito. Ang seeking God first pala ay simple, na parang madaling sabihin, ano? Pero mahirap yan. Kailangang manalangin ka. Kailangang mag-ayuno ka. Kailangang isabukahayan mo. Magtiwala ka sa Panginoong Diyos. At meron pang sinabi kanina na hindi ka kakain. Tipunin ang pamilya. Para tipunin ang pamilya. Mag-ayuno ka. Tipunin ang pamilya. So, kung minsan ay walang bahala natin itong mga ito. Pero ito pala yung pundasyon na isang pinakamahalaga sa lahat. Unang-una sa lahat. Sa panahon na mahirap ang ating buhay. Lalo tayong higit na hanapin natin ang Panginoon. Oo, hanapin natin din ang kayamanan para tustusan ang ating mga pangangailangan. Pero hindi yun ang una sa lahat. Hindi yun yung unang-una sa lahat. Bago tayo bumaba sa ating higaan, Diyos muna. Para magkaroon tayo ng pagtitiwala at kapayapaan na darating sa panahon ay ingatan tayo ng ating Panginoon Jesus. Amen. Kaya, Pastor Laudy, mayroon yung may idadagdag ka pa dyan. Marahil ito, Pastor Roy, ay isa sa mga napakalaking hamon sa buhay ng mga katiwala ng Panginoon. Isipin mo na kung kailan pumapasok ang mga challenges mo sa buhay, ay doon ka lalong hahamunin ng Diyos na magtapat sa mga means at mga resources mo para sa Kanyang banal na gawain. Eto nga't hirap na hirap ng ang pamilya mo. Pero sa kabila noon, ang panawagan pa rin ng langit ay hindi sa mga bagay na magiging kumbinyente sa iyo, kung hindi doon sa paglalaan ng pagtitiwala mo sa ating mahal na Diyos. Kaya hindi nakabase yung pag-ibig natin sa buhay na ito, kung anong meron ka at gaano kalaki yung mga bagay na yon na susuporta sa iyong pangailangan. Kung hindi ang Diyos, ay doon siya sa maliit na bagay, pero sa maliit na bagay na yon, natututunan mo magdepende sa Kanya. Kaya ang hamon eh, yung labis na pagdidepende sa kapangyarihan ng Diyos, na kahit man kakaunti, katulad ni halimbawa, ng lingkod ng Panginoon si Jonathan, kakaunti lang ang sandatang lakas, kumpara kay David. Pero sino ang nagtagumpay? Yung kakaunti. Kaya dito, hindi lahat ng marami ay magiging pakinabang. Ang tiwala, pagdidepende sa kapangyarihan ng Diyos, ang higit na itatawid ang isang Kristiyanong nagtatapat sa Kanyang kapangyarihan. Amen. Oh, pinakita nyo kanina dito sa ating katangian na dalawa dito na si David at saka si Jehoshaphat. Si David, sabi mo kanina, binilang niya yung mga sundalo niya. Para ito ay handang-handa, malakas. So, nagbibigay na ang pagtitiwala niya ay kung gaano karami ang kanyang mga sandatahan. Pero si Jehoshaphat, sinabi niya sa unang-una dito sa konteksto niya ay tulungong pinaghandaan niya naman lahat. Tinitingnan niya kung gaano kalakas. Pero nung nakita niya mas malakas yung mga kalaban ay sinong yun ang hinanap. Takot talaga, nakakatakot talaga. Yun ang hinanap. Ang Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos. Kaya walang imposible sa ating Panginoong Diyos kung siya ang unang-unang hanapin natin. Gagawa ng paraan sapagkat alam niya na ang ating pananampalataya, ang ating relasyon, ang ating buhay ay nasa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan. Lalo pa niya tayong iingatan kung tayo ay
inuuna natin ang ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya ang kwan dito ay yung doon sa may panghuli nating leksyon ay sinabi mo yung pagbebenta. Mm-hmm. Yung mga taong sanay sa pagbili at sanay sa pagbenta, sabi mo ay darating ang panahon na maiipit na sila. Magiging mahigpit. Oh, magiging mahigpit. Mahihirapan ka na ngayon. Mm. So kung lifestyle mo na ngayon yung waldas, lifestyle mo na ngayon kung saan saan bumibili, kung ano yung gusto mo, bilhin mo na lahat. Kaya hindi mo kailangan, darating ang panahon na yung mga panahong yan ay maiipit na. Ay, magiging mahirap ang adjustment. Magiging mahirap ang adjustment sa iyo. Katulad lang naman nung panahon na pagpasok ng pandemya. Oh, yeah. Marami ang naapektuhan sa pag-iisip. Oh, yun. Kasi yung datihang lifestyle nila ay hindi na nila magagawa sa panahon ng kahigpitan ng lockdown. Yeah, yeah. Kaya maaring mangyari muli ito. Yung mga tough times na binabanggit eh, mas mahigit pa doon sa pandemya ang kakaharapin ng bayan ng Diyos sa huling panahon. Mm-hmm. Ang isang maganda dito na kaya natin nilabas ito ay hindi ka na makabili pero napakaraming pera. Dahil sa unang-una pa lang, hindi mo ginamit ang mga perang ito. Yeah, yung maganda yung sinabi ni Sister White kanina. No? Oo. Na tayo'y patungo na sa langit. Hindi na ito ang panahon para tayo mag-ipon pa ng napakarami, kundi atin ang gamitin sa panahon. Yung kasimplihan ng pamumuhay. Pag hindi na yung pera mo ay hindi na magagamit, saan mo na gagawin? Yung wala nang halaga. Kaya totoo yung sabi ng banal na kasulatan na itapon na lang sa labas kung saan saan mo na itapon, sa kalsada, kung saan man. Sapagkat wala nang kwenta, hindi mo na magagamit. Hindi mo na rin magagamit sa pagpapalaganap ng salita na Diyos. Tapos na nun. Oo, tapos na. Kaya ngayon pa lamang, gamitin na. Hanggat nasa control pa natin yung mga resources na yan na ipinagkatiwala ng Panginoon. Doon na natin siya i-manage ng mabuti para isulong ang gawain ng Diyos. So let us manage in tough times the resources God has given us. Yeah. Kaya nga't may kasabihan na nasaan sino ang huling halakhak? Nasa Diyos ba ang huling halakhak? O nasa ang kaaway ang huling halakhak? Kung pinaghandaan natin ang pag-iimpok sa langit, ang huling halakhak sa Panginoon. Amen. Pero kung paghandaan natin yung mga darating pang panahon at napakarami pang mga ari-arian na hindi natin ginagamit sa gawain ng Panginoong Diyos, ay darating ang panahon, iipitin tayo ng Panginoon ng kaaway, hindi na magagamit yung mga yan. Kaya ngayon pa lamang, pagpapalain sana tayo ng Panginoon na magiging tapat tayong katiwala. Amen. Sa Panginoong Diyos. Kaya kaibigan, mayroon tayong mga huling last words, Pastor Jerry. Mga kapatid, dahil po ang lahat ng bagay sa mundong ito ay panandalian lamang at mabilis po na lumilipas, matutupusan na tayong mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at lubos na pagtitiwala sa ating Panginoon. Paglaanan po tayo ng Panginoon sa panahon na mahihirap ang ating mga sitwasyon. Na habang tayo po ay lumalago sa pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsasagawa ng pagtatapat sa pagbabalik ng tithes at ganun din ang pagbibigay ng porsyentuhang andog na tinatawag pong pangako. At matuto po tayong mag-aral ng Biblia araw-araw nang higit pang ating matuklasan ang tungkol sa pamamahala sa mahirap na panahon. Habang naghihintay po tayo at naghahanda para sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Akin din pong dalangin na tayong lahat ay mapuno ng Espiritu Santo at sana sa pamamahala ng pera at mga kayamanan ng Diyos na sa ating mga kamay, magawa po sana natin mailagay ang ating nais sa huli at ang Diyos sa una. Put God first. Kaya kaibigan, huwag kalimutan yung apat na prinsipyo na sinasabi namin dito na apat na S. Seek God first, simplify your lifestyle, set your priorities, and strengthen your faith while you are waiting for the second coming of Lord Jesus Christ. Amen. Nawa, kaibigan, ang Panginoong Diyos ay nasa sa iyo, kagaya ng minamin. Bago natin hingin si Pastor Jerry sa ating panalangin, makakarinig po tayo ng isang awitin.
Sa Diyos mo sasabihin ang problema mo at magtiwala kang di ka mabibigo. Kasama mo ang Diyos sa hirap at ginhawa. Tawagin mo lamang, di ka mabibigo. Kapag nasaktan ka ay huwag kang susuko. Kahit may takot ka ay huwag kang magtago. Di ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Tawagin mo lamang, di ka mabibigo. Kaibigan mo siya, kaibigan tuwinan. Sino pa ang tutulong sa'yo kundi ang kaibigan mo, kaibigan mo ang Diyos. Alaman mo na may kasama ka. Hinding-hindi kailan pa man mag-iisa. Kasama mo ang Diyos sa hirap at ginhawa. At may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kaibigan mo siya, kaibigan tuwinan. Sino pa ang tutulong sa'yo kundi ang kaibigan mo, kaibigan mo ang Diyos. Sino pa ang tutulong sa'yo kundi ang kaibigan mo, kaibigan mo ang Diyos. Pastor Jerry, tayo po'y manalangin. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, na sa mga huling yugto ng pag-aaral po ng Lesson Quarterly ay unti-unti nyo pong inilalagay sa aming puso ang mahigpit na mga kinakailangan naming gawin sa pamamahala. Lalo't higit sa panahon na mahirap na po ang panahon. Opo. Nakilang Diyos, nais ko po sa inyong idalangin ang lahat ng bawat nakikinig at sumusubaybay sa oras ng pag-aaral, na kaming lahat ay matutong manalig at manampalataya kahit po sa panahon na mahirap ang aming buhay. Inihiling po namin na ang lahat ng aming napag-aralan ay aming pong maisakabuhayan at guminhawa ang aming mga buhay. Pagpalain po ang bawat isa sa amin. Hinihiling po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Kaibigan, patuloy na kami sumusubaybay sa ating programang ito at nag-aanyaya sa inyo. Patuloy kang pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po.